Ako si Brutus. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay ito. Walang sino man pwedeng pumalit sa akin. Hop, hop, hop. Dali. Ikaw, may angal ka? Ha? Halik ka rito. At nang matikman mo itong aking mga kabao. Maging ang mga naglalaki ang hayop ay hindi makaporma kay Brutus. Siya ang kinakatakutan sa kastilong ito. Ikaw, may angal ka ba? Sabi mo lang kung may angal ka sa akin. Walang sino mang pwedeng humadlang sa akin. Teka muna, ano itong aking nakikita? Sino itong taong ito na malakas ang loob na pumarito sa aking kastilyo? I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Poot-poot! Dali-daling inutusan ni Brutus ang kanyang alagang higanteng ipon na salakayin ang sinasakyang bangka ni Popeye. Kaya naman tumalima na ang damuhalang ipon upang salakayin si Popeye at ang kanyang mga kasama. Madali lang nitong nasira ang sinasakyan ni ng bangka at dali-dali niyang kinuha si Olive upang dalhin sa kanyang amo na si Brutus. Wala nang nagawa si Olive ng buhalang ibon, kaya nagparanag, paubayan na lang siya din para siya ay madala kay Brutus. Habang si Popeye naman ay abot tanong pa ang giganteng ibon, at habang tinatanong niya ang pagdukot kay Olive, nakita niya si Brutus na pilit na pinapaamo si Olive. Pero si Olive ay lumhang mailap at ayaw niya talaga na mapasama dito kay Brutus. So, kaya naman si Popeye ay lumangoy papunta sa isla upang saklolohan si Olive. Di naman naglaon at narating na ni Popeye ang isla. Kaya naman, ito na agad ang sumalubog sa kanya ang dalawang nagbabantay na leon sa bukana ng kuweba. Nang magkita sila ni Brutus, ay inutusan na naman ni Brutus na dakpin si Popeye at itapon doon sa bulkan. Subalit, ang hindi inaasa ni Brutus ay dali-dali nakabalik si Popeye dala ang malaking ibon na isa na lamang lechon manok. Kaya naman dali-dali inutusan ni Brutus ang kanyang alagang higante na dalawang ulo upang tapusin na si Popeye. Subalit, sadyang magaling si Popeye at mailap, kaya wala rin nagawa ang alagang higante ni Brutus na may dalawang ulo dahil ito ay pinabagsak ni Popeye. Laking gulat ni Brutus sa nangyari, kaya naman wala siyang nagawa, kundi siya na lamang ang sasagupa kay Popeye. Inabit niya kanyang lakas, laki, upang talunin sa duelo si Popeye. Sa totoo lang, wala talagang panama si Popeye kay Brutus dahil mas malaki ito at mas malakas. Kaya naman halos bugbugin at gulpin siya ni Brutus si Popeye, pero kahit papaano ay lumalaban din naman si Popeye. Sadya nga lamang na malakas si Brutus kaya halos nabugbog na ng gusto si Popeye. Kaya ang tanging paraan na lang ni Popeye ay ilabas ang kanyang pinatagong sikreto ay ang kanyang spinach na halos mahulog pa nga at mabuti na lamang at kanyang nasalo
Kaya nang siya ay nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito at buksan, ay dito na masusubukan ni Brutus ang lakas ni Popeye. Kaya nang ito ay mabuksan at kainin ni Popeye, ay makikita natin na nagbago ang pangangatawan ni Popeye, nagkaroon na siya ng kakaibang lakas. Kaya naman ginawa niya ng punching bag si Brutus sa mga oras na ito, na halos sa ilang paso na ni Popeye si Brutus, at matinding mga suntok, agis, balibag ang ginawa niya kay Brutus. Kaya naman sa bandang huli ay walang panama si Brutus, kaya bigyan na lamang siya ng, sabi ni Olive, ng isang twisting punch na ikinatulog ni Brutus hanggang siya ay maisabit doon sa bandera na may nakalagay na spinach ni Popeye. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Bye-bye! See you on my next video!